Dito po ay tatalakay natin itong new discovery. Yung nakikita nyo po dyan, yan yung po yung kwarto. So yung kwarto na yan, ibig sabihin may division. May division siya, pero, ayan o, ewan ko lang kung malinaw sa inyo yan, may division naman. Kaso kortina lang yung nakalagay. Tapos yun yung sopa, nakita nyo yan. Ganyan lang kaliit eh. Waiting ng live, sir. Yun. Thank you so much. Everson Cabales, no? Ayun po, yung bago nating discovery, no? Pakinggan lang natin tong sa gawa po ng forensic examination ang mga taga NBI sa condominium unit na tinutuluyan ni Denise Cornejo. May nakita silang bahid daw ng dugo sa dingding at unan pati sa buckle ng isang bag. Isa sa ilalim sa DNA test ang mga nakuhang sample para malaman kung kanino galing ang dugo. Pero giit ng abogado ni na Cornejo at Cedric Lee, illegal ang pagpasok ng NBI sa condo unit, sabay batikos muli sa anila ay sobrang proteksyon. Ayan. Sa susunod ay pag saka na natin yun, tatalakayin yung sinabi niya. No? Oh, at sinasabing doon sa loob ng condominium na yun, nabugbog si Bong Navarro. Sa tingin ng NBI, wala namang nasira doon sa loob ng condominium, pero may nakitang ilang bahid ng dugo na nakatutok si Salima Refrang. Kuha ito ng NBI nang inspeksyonin kahapon ng unit na dating tinuluyan ni Denise Cornejo, kasamang may-ari si Soledad Ramos. Ang lock ng pinto, sinira. Nagay Cornejo raw kasi ang susi. Sa loob, maayos ang nakasalansa ng mga gamit ni Cornejo na isang linggo pa lang nakatira sa unit nang maganap ang umano'y rape sa kanya at pamubugbog kay Bong Navarro. May mga litrato, mga certificate at achievements niya. Sa salamin, nakasulat ang kanyang mga rules para sa sarili. Magdating na mula na mangyaring umano'y pambubugbog kay Navarro at umano'y panggagahasa kay Cornejo, pero nakapatong pa sa mesa ang supot ng pagkaing dala ni Navarro noong gabi ng insidente. Sa may sofa, may patak ng dugo. May talsik din ng dugo sa buckle ng bag sa sofa. Malatandaan na sinabi noon ni Cedric Lee na humingi sila ng pera kay Navarro bilang kabayaran sa mga nasira daw na gamit sa kondo matapos nila siyang bugbugin. Nakita po namin isa, maayos naman. So wala naman kaming nakita na pwede namin sabihin na sira. Tinitignan din ng NBI kung gaano kaposible ang mga nakasaad sa statement ni Navarro. When they got in, silang dalawa ni Miss Denise Cornejo, after a while, lumabas si Miss Denise. Parang ang theory ko nga dito, mukhang tama yung sinasabi nyo eh. Ang tingin ko dito, parang wala namang talagang gustong magsampa, no, ng kaso si Denise. Eh, kaso kinasuhan siya ni Bong Navarro ng physical injury, tapos nagtago sila. Parang si Cedric lang ang nagpupwersa, no? Ang magdemanda ng rape. Parang yun. Eh, 8 years ago na. So, ewan ko kung ganun pa rin ang hawak ni Cedric si Denise. Lumabas yung dalawang mama sa loob ng room ni Denise, Miss Denise, wala pong pinto. Kasi kung walang pinto, pero may room. Wala lang pinto, kaya nakikaya nyo nakikita. Ayan, thank you, Karikawa News TV. Dito, sa condominium unit na ito, no, ay merong kwarto isa. Tapos, sa sala na kagad, no. Pero walang room. Pero may pwede kang pagtaguan. Kasi room naman din talaga eh. May division. Kaso nga lang, walang pinto. Ang pinto niya, parang ano lang siya, parang tela. Two itong black, just curtain. So, paglabas, mayroong isa nakatutok na yung baril sa kanya. Nagsumite na ng affidavit ang unit owner na si Ramos, kung saan sinabi niyang pinaparenta niya ang kanyang unit sa Malaysia na si Gregory Binunos. Wala pang affidavit si Binunos. Pero sa inisyal na pagtatanong kahapon ng NBI, sinabi niyang nakilala raw niya si Cornejo sa isang party noong Disyembre. Naging mag-textmates daw sila. At naging utap si Cornejo na kahapon ng NBI, sinabi niyang nakilala raw niya si Cornejo sa isang party noong Disyembre. Party ang ginamit ng term. So, party. Sa isang party.
Hindi, ginawa nila dyan sa party na yan, eh, ginawa nilang social event. Iniba yung terminology na gamit, kundi social event ang ginamit. Anabel, morning po sir, no, Lorena, Karikawan News TV, no? Ayun, thank you, Karikawan News TV, ah. Lalabas din po ang totoo. Si Cedric lang naman talagang hindi mapalagay at hindi mapaganti, pakana niya lahat yan. Tingin ko, persado sila kasi nagtago sila. So, nagtago sila, at inantay nila nga 8 years, nagbago presidente, nag-iba ang political landscape, yung mga abogado nila malalakas, makapangyarihan sa ngayon, kaya nakakuha sila ng shot, no? Yung probable cause. Kasi hindi naman natapos yung kaso na to, hindi naman na-close to eh. Kumbaga, hindi siya na-close. Walang settlement, walang agreement, wala. As in, tuloy lang. Kaya tuloy-tuloy yung naging nangyari. Hanggang sa, ang nakakapagtaka lang dito nga, nagkaroon ng probable cause. Kaya nga meron ditong basher, no? Ang sinasabi niya ay wala na daw pag, ano raw? Ano yung sinabi niya? Mabubulok na daw si Bong Navarro na hindi na daw, ano? Hindi na daw, ano siya? Inahanap-hanap ko eh. Baka na ano ko alam ko na and the appeals. Basta tang inaano niya hindi na daw ito kalaban to. Sabi niya rito, zero chance na makalusot ang idol niyong Manyakis. Pinapatagal lang ng abogaga niyang kaso para tuloy-tuloy pa din ang bayad sa kanya. Pero alam niyang hindi aproba ng CA yan kung walang probable cause. Wala din chance na mag-allow ng bail ang tagi-court dahil malinaw na non-bailable ang kaso. Kaya ang result, life imprisonment sa Muntinlupa Prison. Itong si Raulo na to, hindi ko alam kung halatado na walang alam to. Kasi sinasabi niyang non-bailable ang kaso, no? Walang ganun. Walang kaso na hindi lahat yan bailable. Ang sinasabi lang na non-bailable ay yung ang ibig sabihin lang nun ay hindi walang bail recommended. Walang, kaya sinabi na walang bail, no bail recommended. Yun yung talagang totoong terminology na ginagamit. Binibigay ng mga otoridad kay Bong Navarro. Sabi naman ng kampo ng TV host, may basihan ang mga pangamba at paghingi niya ng proteksyon. The most important witness to this case is Bong himself. He has legitimate basis to fear for his life and the life of his family, and he is taking precautionary measures na proportionate to the threat. Whatever if kailangan talaga i-ano, no? Kailangan talaga i-discuss ko yung bailable, non-bailable eh. Sa kaso ni Bong. Separate eh. Baka mamaya, alam ko, kasi baka malito din yung mga ano, sasabihin na hindi na raw. Diba? Bari mo kamoting to, ang sabi niya, no? Ay, ito ha. Iyaano ko ha. Para at least ayan. Ito, bigyan ko lang ng reaction. Bigyan ko lang to ng reaction. Everson, na big thanks si sir. I believe po na mananalo tayo. Everson, kabla. Hello, sir Reyes. Sigurado dugo ni Bong yan kasi nga ginulpi nila si Bong. Yes. Hello, sir Reyes. Tama ka, sir Perdi. Pakanayo ni Cedric, no? Julie Tagere, good morning, sir. Ingat po palagi. No, palagi. Yung doon sa sinasabing illegally obtained ng evidence na pinasok nila, saka ko na i-explain yun. Ito munang, ano yun natin kasi, baka nalito kayo rito, no? Baka naniniwala kayo sa dito, no? Ayan po. Bigyan ko lang ng reaction to, no? Hindi po totoo ito, no? Zero chance, no? Sabi niya, zero chance. Basher ho ito. Kasi, ano, zero chance na makalusot. Diba? Talagang, pala mo,
Eh, siguradong sigurado siya. Eh, nagtago nga yung mga ano mo eh. Sa totoo lang eh. Pangalan to, Willie Wilson. Siyempre, hindi niya totoong pangalan niya. Ang sinasabi niya dyan, zero chance na makalusot ang idol niyo. Ay, ang idol niyong Manyakis, sabi niya. Pinapatagal lang ng abugaga niya. Kabirin mo yan, abugaga daw niya ang kaso. Para tuloy-tuloy ang pa din ang bayad sa kanya. Pero alam daw ni Attorney Malyonga na hindi aaprubahan ng CA yan kung walang probable cause. 'Di ba? Eh nagtatlong beses nga na gano eh, nagpalit ng affidavit eh. Ang tanong, ilang bang beses ang allowed na magpalit ka ng affidavit? Ang alam ko sa affidavit, sinumpa ang salaysay, hindi ka dapat nagbabago nun. Wala ding chance na mag-allow ng bail. Ayan, oh, sinabi niya, wala daw chance na mag-allow ng bail. Di ba? Ang tagig court, bari mo yan, tagig court, dahil malinaw na non-bailable. Oh, ang kaso. Di ba? Pag non-bailable ka, hindi ka na pa pwede mag... Wala namang yung kaso na hindi bailable. Lahat ng kaso bailable. Yun nga lang, yung mga kaso na katulad ng may reclusion perpetua, yan yung discretionary. Ibig sabihin, depende yan kung paano mo, if the evidence against you is weak, you have to prove it. Ngayon, pag napatunayan mo na ang ano mo ay weak, ayun. Diba? Non-bailable ang kaso. Ang pagkakaalam ko nga dyan, ang magpapatunay niya na weak ang ano, yung depensa. Sila nga nag-petition, diba? Pero dito, baliktad, ano? Ang prosecutor ang pinag... Sila ang nag-ahain, no? Ng mga ebidensya para patunayan na malakas ang laban o malakas ang ebidensya against Bong Navarro. Ang pagkakaalam ko nga, pag ikaw ang nagpipetition, ikaw nasa iyo ang burden of proof. Kung ikaw nagdemanda, nasa iyo ang burden of proof. Kaya medyo nalito ako dito, bakit malino na non-bailable ang kaso. Kaya ang result, life imprisonment sa Muntinlupa Prison. No? Dahil daw non-bailable, kaya wala raw chance. Eh bakit nagkaroon pa ng bail hearing kung wala naman palang chance na makapag-bail? Di dapat hindi na nag-bail hearing. Di ba? Ibig sabihin nun, tanga ka. Bakit? Eh nag-bail hearing nga ngayon eh. Wala bang bail hearing? Meron. Ano yung schedule? Di ba? Ang tatanga naman ng mga abogado nito kung hindi nila ang tanga naman ng judge saka ng mga abogado. Ba't kailangan pa nilang mag-bail hearing kung hindi naman pala pwede makapag-bail? Di ba? Napakalayo naman nito. No? Asa na ba yun? Asa na ba yun? No? Inahanap ko yung ano eh. Hearing natin, ano? Asa na yun? Yan, schedule. Mag-present na kami ulit sa October 25, November 7, at November 10. So, pinamis na ba namin na tapusin namin yung presentation para sa bail up to November 10. So, antayin na lang kung sino yung ipipresenta namin sa mga susunod na pagdinig. Bakit nag-bail hearing pa kung hindi naman pala makakapag-bail? 'Di ba? Yung mga tao mga ganitong klase ng lohika, no? Hindi mo alam kung anong klaseng lohika meron ng mga taong ganito. No? Tanga lang ganun. Anong paano mo 'to ilalagay sa ano, no? Iyan na natin, no. So hindi ko alam kung kailangan natin mag-lecture, no. Kaya po may bail hearing dahil para bigyan ka ng pagkakataon makapag-bail. Yun ang bail hearing eh. Nag-petition ka for bail,
karapatan mo yon to prove na mahina ang ano sa iyo, no? Good morning, sir. Ingat po palagi. Bobo, yan loko na yan. Bakit type niyan si Denise kaya nagbabash? Ay, hindi natin alam, no? Kung ano ang kanyang, maano na daw si Wong Navarro, no? Yung idol daw natin. So, yun ang mali naman po riyan. Hindi natin na, inaano yan. No? Naging mag-textmates daw sila. At nakikisip si Corneo, nakaw niya si Corneo sa isang party noong Disyembre. Party. Naging mag-textmates daw sila. At naging mag-textmates sila ni Binunos. Ayun, oh. Sabi, Ay, sinabi niyang nakilala raw niya si Corneo sa isang party noong Disyembre. Naging mag-textmates daw sila. At nakiusap... Textmate. Alam niyo naman, pag-textmate, nagpa-text kayo. Textmate nga, eh. Si Corneo na tulungan siyang makahanap ng pansamantalang matitirahan. May... Puto, wala palang bahay ito. Akala ko ba mayaman to, tapos Cedric Lee, tapos wala siya matitiraan. Ba't ganon? Ba't ganon na naghanap siya ng matitiraan? Sabi yun. Pansamantalang matitirahan. Tulungan siyang makahanap ng pansamantalang matitirahan. Sinabi daw nito sa NBI na libre niyang pinatira si Denise sa nirerentahang unit. Nagre-renta ka rin naman pala dyan. Hindi naman pala ikaw ang may-ari ng condominium, di ba? Ba't ikaw magpapatira dyan, no? Ikaw ang nag-renta tapos paparenta mo sa, di ba? Hindi ko maintindihan itong anon to. Nakilala sa party, di ba? So, gusto lang gumanti ni Cedric kasi isa Bong Navarro ang nakakapakulong sa kanya. Yes, RB Martinez new account. Kasi nga, ang basa ko nga po dito, no? RB Martinez, no? Paano ba natin lalagay sa ano to? Ba't hindi lumalabas yung ano? Parang nga nagpapersa lang si Cedric eh. Si baka nga yung pagtatago ni pangalan nito. Baka nga ipagtatago ni Dennis, hindi pa rin niya kagustuhan eh. Baka kinokontrol lang siya eh. Diba? Pagka sinunod mo si Cedric, malalagay ka sa alanganin kasi ang kanyang mga desisyon, magtago, di ba? Mangingi ng pera, di ba? Bayaran yung mga condominium na nasira, di ba? Yun ang kanyang mga desisyon sa buhay. So itong mga desisyon na ito, pag bumarkada ka dito, malamang mapahama ka. Yan yun. Papahama ka ng mga ganitong klase mag-isip. Kasi, hindi matalinong pag-iisip yun eh. Bumarkada kayo mga matatalino. Yung maraming nalalaman para marami ka rin alam. Eh pucha, kung babarkada ka sa mga holdupper, more or less, maging holdupper ka rin eh. Kung bumarkada ka sa mga kargador, malama maging kargador ka. Kung sino yung binarkada mo, kung mga walang hiya yun, malamang maging walang hiya ka rin. Kung bumarkada sa mga lasenggo, malamang maging lasenggo ka. Kung sa bongero, malamang maging sa bongero ka. Kung halimbawang mga adik, malamang maging adik ka din. Kaya nga, same feathers flock together, di ba? Parang ganyan yan eh. So, si Dennis, kung may masteral na siya at nag-community, ano na siya, no? Mga Christian-Christian, eh wag na siya makipagbarkada sa mga ganitong tao, no? Na maaaring ipahamak pa siya, di ba? Ayun ang sinasabi natin. Julita Aguirre, no? Taga-kampo po yan ni na Denise at Cedric. Kaya ganyan siya magsalita. Julita Aguirre. Ang ano ko sa kanya, nagli-lecture siya eh. Parang sigurado siya, parang sila bungo. Ganyan na ganyan yung sila bungo. Sila... Naalala ko yung mga basher ni Francis Leo Antonio Marcos. Ganyan na ganyan po ang kanilang mga terminology na ginagamit. Kasi na-profile po yun. Mabubulok na yung sila, mandaragat. Yan ang mga ganyan. Ganyan na ganyan ang mga terminology nila. Mabubulok na yung sa kulungan. Sikulaong, ganyan. Rapist, mga ganun na sabihin. Yung talagang dinedegrade nila. Tapos gagamit sila ng mga account na fake. Kaya pag chinik mo yung account, peke. Kasi peke din yung sinasabi.
Dahil daw hindi raw bailable yun, hindi raw makakapag-bail. Eh ano itong ginagawa rito, bail hearing? Ano tawag mo sa bail hearing kung hindi makakapag-bail? Diba? Bakit pa nag-bail hearing kung hindi rin makakapag-bail? Diba? Morning po, sir. God bless. Estela Bembo Andrade. Good morning, sir. Sana wag nang mag-comment yung mga tanga at walang alam. Nakikialam ka pa kasi intindihin mo ang kaso. Mahirap yung nagdudunong-dunungan tayo, yung mga magaling tayo, magkasalita tayo, kasinungalingan. Lalo talang, alam nyo kasi, pagka kayo nagsinungaling at meron kayong dinidepensa ang tao at galing sa kasinungalingan, imbis na naiaangat ninyo, eh, binabaon nyo pa sa kahihiyan. Dapat, pagka magtatanggol kayo, kay Cedric, kay Denise, dapat yung totoo. Dapat yung tama. Hindi yung magsisinungaling ka na hindi makakapag-bail si Bong dahil non-bailable ang kaso. Halatadong wala kang, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ka lang o tanga ka talaga. Kaya nga may bail hearing para malaman doon determination of the court kung ang evidence against you is strong or weak. Ipuprove mo yan. Usually, ang nagpetition, siya ang magpuprove na mahina ang ebidensya laban sa kanya at countering niya naman ng magkakaroon sila ng argument, no? Ipapatunayan naman ng kabila na malakas yung ebidensya against you. Ganun lang yon. Kaya may bail hearing. Ngayon, pag napatunayan mo na hindi malakas ang ebidensya against you, eh, mapayagan ka ng korte makapag-bail. Ganun po yan. Kaya yung salita na gano'n, na hindi na makakapag-bail, eh, bakit pa nagkaroon ng bail hearing kung hindi rin pala makakapag-bail? Huwag mo pa, sir, mga ganyan, nagmamagaling, walang alam. Sabi ni Estela Bembo Andrade, ginagamit lang ni Cedric si Denise para makaganti. Wag na mag-comment ang walang alam, no? Makinig na lang para magkaroon ka ng kaalaman. Kung may alam naman din kayo, wala naman problema, i-share nyo basta totoo at nauunawaan at naiintindihan. Hindi yung mag-aano tayo rito, eh, puro kasinungalingan. May narilib na pulis, ano? Narilib sa, ano? Wala naman daw siyang koneksyon kay Lee. Nung nagpunta sila yesterday dito, I asked the same question even to Mrs. Ramos, hindi niya kilala is Cedric. Ang kilala lang niya si Miss Denise. So walang Cedric Lee. Ang kilala lang daw si Denise, si Binunos, no? Siyempre, sa party na kilala, eh. Party nung December. So party girl pala ito, party-party, ganyan. Yeah. Tsaka nag-i-smoke, eh. Tsaka umiinom, eh. Kasi ayon doon sa may resolution, they're smoking outside, eh. Habang nag-aantay, eh. Nakakuha naman ng GMA News ng kopya ng isa sa mga logbook ng mga gwardiya ng kondominium. Makikita doon na noong January 22, bandang 11:30 ng gabi, nakita ng isang guard na dumaan si Cornejo at kanya mga bisita kasama isang lalaking nakatali ang kamay sa likod. Oh, nakita pala nila, eh. Supposed to be, dapat kung nakita mo merong binababang tao na nakatali, dapat tumawag ka ng pulis o kaya off the grid lang, sir. Pwede ba? Di ba? Kasi gwardiya ka nga dun, eh. Jurisdiction mo yun. You have the jurisdiction kasi once na puta pinatay yun, no? Kaya kinidnap yun or may nangyari dun na wala yun. Tapos nakita mo, pwede kang kasuhan doon, eh. Di ba? Pwede kang kasuhan dahil hinayaan mo, eh. Parang naging accessory to the crime ka pa. Di ba? Kasi bakit mo hinayaan na ilabas yung tao na nakatali, di ba? Oh. Na kinilalang si Vong Navarro. Kinabukasan, January 23, ng 8:40 p.m., nagtanong daw si Cornejo kung paano masisilip ang kuha ng CCTV dahil may nanakaw daw sa kanyang unit. 10:30 p.m. ng gabing yun. Tinitignan nila yung CCTV kung ano nakuha. So, ibig sabihin, gusto nilang kasi baka nga makuha na ng CCTV. Sa kanila lang na naisip yon na may CCTV nga pala, pwede mag-evidensya against them. Kaya kunwari, pwede bang masilip ang CCTV kung may nasira?
Eh wala naman CCTV sa loob ng ano eh. Bakit titignan mo yung CCTV? Eh nas, yun nasira sa loob ng kwarto. Ang dali-dali lang sagutin eh, Miss, ang CCTV natin wala sa loob ng kwarto mo. So wala kang makikita talaga sa CCTV natin. Ang makikita lang natin dito, yung CCTV sa elevator. Ang alam ko, hallway meron din yan eh. Alam ko lahat ng mga hotel ganun, may, sa hallway meron eh. Bawat hallway niyan, meron yan dapat. Eh. Para makita mo kung sino yung pumasok sa room. Kwarto at lumabas dun eh. Alam ko may ganun, may merong ganun. You know, kailangan natin makita, no? Itong 8 years ago, baka inano na nila yung, di ba, iniba na nila yung design or hindi ko alam. Pero ang pagkakaalam ko, pag ganito mga Forbes, mga mayayaman na ano, eh talagang ano yan, meron yan sa hallway. Standard naman yun eh. Tumating si Binunos para makiusap sa maintenance ng kondo na palitan ng mga lock sa unit. Sa mga pinasabihan ng NBI, kaugnay ng insidente, tanging si Zimmer Raz o may tunay na pangalang Simeon Raz Jr. ang di pa nagpapakita. Ipinasa na raw ng NBI sa korte ang reklamo. Samantala, na-relieve naman ang 5 pulis na humawak ng pagpa-blotter ng grupo ni Lee at Corneo kay Navarro sa Southern Police District. Kasi pumunta sila sa Southern Police District at doon nga ay nag-blotter. At ito mga pulis na ito ay standard operating procedure naman yata rin. Bahagi raw ito ng proseso habang gumugulong ang investigasyon ng Internal Affairs Service ng PNP sa insidente. Salima na Fran. Talagang kailangan imbestigahan yung mga ganitong bagay. Wag nang, good morning Sir Perdy. No? Good morning din, magandang araw sa inyo. Evidence they would present using illegal means. Of course, that will be opposed by our camp. And as I said, yung pagpunti nila doon sa unit na yon, that is an illegal search. Pumunta ka lang naman doon sa may illegal search na kagad. Ano? Paano naging illegal search yun? Diba? Diba? Yun ang nakakapagtaka naman doon na illegal search, no? Illegal search daw. Paano maging illegal search yun? Diba? Hindi ko maintindihan. Natin ang kanghalayin ni Ivong Navarro, si Denise Cornejo batay sa CCTV footage na kanilang sinuri. Ang DOAJ naman handa nang maglabas ng lookout order kasunod ng balitang balak ni na Cedric Lee at ni Denise na lumabas ng bansa patungo ng Singapore. At live sa NBI sa Maynila, magpapandila si Jennifer. Halos malaking bagay itong CCTV footage ano, dahil magkaiba ng kwento si Ivong Navarro at ang kampo ni Denise Cornejo. Ayon naman sa NBI, kahit pa hindi nakikita doon sa CCTV footage ang mismong nangyari sa loob ng unit ni Denise, malaking bagay na raw ang CCTV para pagdugtong-dugtungin ang mga nangyari ng gabing yun. At naniniwala ang NBI na suportado ng CCTV footage ang naging pahayag ni Ivong Navarro. Ang pagkakamali kasi dito, nung yung sinasabing 60 seconds, no, 1 minute, wag na entertainin yung mga ganyan mga tao, hindi maganda ang sinasabi. Florencia Montiliano. Hindi, baka kasi maligaw. Baka kasi